Ngayong araw ay nasubaybayan natin ang kwento ng mag-ex na sina Mac at Rue, at ang naging reason ng kanilang hiwalayan ay dahil nahuli ni Rue si Mac na puro pictures ng kanilang common best friend ang laman ng cellphone nito. At may second account nga si Mac na kung saan dun pala sila nag-uusap. Nako, gaano ba kasakit na malaman na ang best friend mo na tinuturing mo pang kapatid ang siya pang mang-aagaw sa jowa. Parang teleserye. Para lang saktan ka emotionally. The legal wife. Diba? Ay, si Mahat si tsaka si Angel Luxino. Si Nicole tsaka si ano pangalan ni Angel doon? Si ano, si Monica. Akin lang ang asawa ko, Nicole. Mga grabe ganyan. Yun ano. Pero hindi anong ka ba feeling? Titigil? Niloko ka na. Tapos may second layer, niloko ka rin ang best friend mo. Paano double whammy, diba? Betrayal double at its best. Well, we can no longer, ano, hindi na namin kailangan pa i-emphasize. Sobrang, ano nun, sobrang red flag. At sobrang, red flag. Red flag. And sobrang sakit nun. And, yeah, parehong kasalanan ng best friend mo tsaka nung jowa mo. Kayo. Ako, syempre, sobrang sakit nun, diba? Na, alam niyo, feeling ko, kakabahan siya, manginginig siya, and everything. Kaya nga, nakwento niya nga na nagkaroon nga siya ng mental breakdowns, naapektuhan yung mental health niya. Pero para sa akin, uy guys, 2024 na, let's not tolerate cheating anymore. In no? any at, form. Mm-hmm, opo. At wag na din manluloko ang mga manluloko noon, no? Magbago na kayo. Ako ang sakit nun, kasi pagka best friend kasi, sabihin natin pag boyfriend, parang, parang ang pinapakita mong mukha pag boyfriend mo is yung best mo. Unlike pag sa best friend, lahat ng baho mo alam ng best friend mo. 'Di ba? So that's another layer na parang na-cheat ka ng best friend mo. At ang sinasabi ko sa iyo, makaswerte mo hindi mo natapat si Meme. Wala si Meme ngayon talaga. Kundi talak ka talaga kay Meme ngayon. True. Mm-hmm. Tama. Pero ito eh, umami naman si Mac na nagsisisi siya sa ginawa niya, at para kay Rue, okay naman na siya dahil alam niyang ginamit si Mac ng kanyang best friend para saktan siya dahil sa inggit. Kapag kayo ang nasa ganitong sitwasyon, paano nyo i-handle or papatawarin nyo si Mac? First of all, kudos kay Mac kasi sa live television, kumbaga parang in-out siya nung ex niya na cheater siya. And mahirap din yun kahit na kasalanan yung ginawa ni kahit sabihin na natin, deserve ni Mac yun, pero nakakahiya pa din on Philippine television. I mean, tama. Hindi naman kailangan malaman ng lahat ng tao, pero tinake niya yun as a man, hindi niya tinanggi at pinangatawanan niya. Yes. So good job ka doon, pero hindi pa rin good job yung ginawa mo. Nagpakumbaba siya. Pero as Rue, 'di ba ang sakit noon kasi mawawalan ka ng trust for these people. And it's so hard to trust again kung magkaka-relationship man siya. Tapos for herself, syempre nakakawala yun ng self-confidence. Mm-hmm. Ang dami talagang mangyayari sa iyo. Pero you know what, Rue, you're not the problem. Yes. 'Di ba? Kaya it's okay. Dahan-dahan mo naman makukuha yung self-confidence mo again and trust again, diba? Surround and yourself, I go, AC. Dugtungan ko yung sa self-confidence. Sana tumaas pa yung self-confidence niyo kasi parang ang hinuha natin dun sa sinabi niya kanina, napakabilis niyang ma-manipulate ng ibang tao na parang, balikan mo niya sa ganyan, balis. Diba? Yes. Na parang, hello sa mga babae natin dyan, mga babae natin, mga nanonood ngayon, na parang 2024 na dapat mag-step up na rin tayo, na hindi porket may emotional attachment tayo na pinangahawakan sa isang tao or sa mga asawa natin. Kapag ka nakaranas tayo ng mga hindi na magaganda mga bagay, huwag na nating balikan, di ba? Kung may mga anak kayo, baka syempre mag-think twice ka, ganyan. Pero kung wala ka namang iintindihan, di ba kung jowa lang naman, tapos nag-cheat sa'yo ang isang tao, di ba? Wag na. Kung emotional attachment lang din naman yung iniisip mo. Mm-hmm. Diba? Parang... Tsaka yung sa best friend din, message ko lang sa'yo, no? Yung kalaban na lang ni Lord, yung bahala sa'yo. Ano tayo? Hindi kasi ang pangit nung ginawa mo, B. Best friend ka, diba? So, diba? Ayun. Mahiya ka naman. Nakakahiya, oh. Sayang, buti na lang di ka pinangalanan ni, ano, ni Rue. Mabait pa din si Rue. So, may karma. May karma yan, sis. So, just, ano, abang-abang ka na lang. And learn to let go. Yes. Masakit yan, hindi madali, pero matuto tayong mag-let go. Yes. Teka, pero balikan natin yung tanong. Ano yan? Papatawarin niyo ba si Mac? Siyempre hindi. Oh my God, no. Ako ha, personally. Personally. Natawa yung mga tech natin.
Kung baga parang naging instrument. Na-cheat na rin ako. Alam ko yung pakiramdam ni Ro na bumaba yung self-confidence mo. Wala kang kumpiyansa sa sarili mo. Yung inis mo sa lalaking nang cheat sa'yo. Ang kapal ng mukha mo para patawarin ka pa, diba? So, pasalamat ka kay Rude na pinatawad ka, binigyan ka pa ng another chance, pero ang kapal ng mukha mo. Wala again, si Meme, pero andito si Nikki Morena. Yung our views are our own. It does not reflect the host, the show, or the network. Triggered ako talaga sa mga cheater, Diyos ko. Pwede mo nang ikalma yan. Ako siguro, mapapatawad ko siya after ko nang mabigyan ng time yung sarili ko. Kasi that's not easy. I need to heal. And what he did earlier sa show, medyo nainis ako doon yung sinabi niyang I love you, ganon. Siyempre, he can wish Rue good luck, pero wag ka nang mag I love you, di ba? After everything, mas mako-confuse mo pa siya. Just give her the time na and the space. Uh-oh. And sorry Sam, saan na lang ha? Hindi mo siya love. Kasi kung mahal mo yung tao, hindi ka mag-cheat. So hindi yun love. Infatuated ka lang sa kanya. Uh-oh. Hindi yun love. Maniwala ka. Oo. Ako feeling ko, ako kasi isa akong tao na I'd like to think in the long run kung magmamatter ba itong relasyon sa akin na ito na niloko na ako sa in 10 years kung feeling ko magtatagal ba at kung na-cheat na ako ngayon pa lang paano pa kami tatagal ng 10 years? Diba? Ganun lang kadali. Is it true? Oh, pero, ito. Sige, go easy. Sige, ako na. Payag ka ba na magkaroon ng second account na partner mo at hindi ka naka-follow dito for personal space? What for? Pero tama yung sinabi kanina ng ating searchy na we have to be transparent. I think si Anton yung nagsabi nito. Yes, personal space, but to have a different account na hindi mo siya friend. Parang para saan pa yun, di ba? Sana yung intentions mo clear. Kasi kung meron ka pang second account, tapos anong tinatago mo dun, di ba? Parang there's no need for a second account. Nikki. Yes, yun, same kay Sam. Talaga? wala nang sa second. Oo, same din. Ikaw, AC. Ako kasi, uso sa, ewan ko kung meron kayo mga dump account sa Instagram. Ako, sabi ni Jowa, sabi niya sa akin, follow ko. Tapos sabi ko, ayoko kasi gusto ko may personal space din ako kapag may gusto akong i-dump na mga feelings na gusto ko lang ilabas. Na ayokong palalimin para magdrama pa, para hindi pa natin pag-usapan, ayun. So, agree naman siya. Pero kung ganong purpose, sole purpose na ganon, hindi tayo lalandi dun sa account na yun, okay ako dun. Pero yung gagawa ka ng account para man landi... Ay, sorry. Pero totoo, kasi minsan yung mga dump account para mag-rant, mag-let feelings. Pero yun nga, to good intentions only. Wag yung mga bad na for cheating purposes mo gagamitin. Ako... Sa FB, maraming ganyan yun. Sa true. Ito. Pero alam nyo ha, kakaibang lakas ng loob yung meron tong si Mac. Dahil pumayag siya na sumalang sa especially for you. Yun yung sinabi ko kanina, di ba, na parang aware siya na may chance na malaman ng buong mundo, ng buong Pilipinas. Cheater siya. Mm-mm. And give ko sa kanya yung ano na yun. Lakas ng loob. Tama. In all fairness, hindi lahat ng cheater kayang magpakalalaki at humarap sa camera. So, yun ang message ko for you, Mac. Good job, despite na sa ginawa mong pagkakamali. Bumawi ka naman. Pero sana wag mo nang ulitin sa mga future relationship mo. At grabe rin yung response ng audience sa loob. Diba, binubuna siya. Sumisigaw. Diba? Masakit din yun for him kasi nai-insulto din siya. Kasi kung totoo, hindi naman sila public figure. Diba? Yeah. Para pagpiestahan yung relationship nila. Pero... wala, Andito tayo. Diyan tayo. Kayo ba? Nung message ko kay Mac. Ako siguro, thank you for owning up to your mistake, no? Yun din, same din kay Nikki na nagkalakas ng loob ka na i-share yung story ninyo in front of our madlang people. Pero, sana nga magbago ka na. Sana magbago ka na, Mac. And don't make the same mistakes. Learn to become mature na. Sana sa next relationship mo, kung magkaka-next relationship,
ka. Ayun, maging... Grabe siya. Hindi, maging mature ka na and always think about the feelings of the other person. Oo. Sa, yun lang din, sana may natutunan siya at sana in five years from now or years from now, sana dalhin niya kung ano yung mga nakuha niya ngayon para hindi niya naulitin yung ganong mga ganap sa buhay niya. True. Kasi sa'yo tinan mo, mahal niya pala yung tao, di ba? Sana pinahalagahan niya, di ba? Nang totoo, yung sobrang OA na pagpapahalaga talaga. Ang iniisip ko lang diba? Ngayon, kapag nanligaw si Mac, matatandaan siya, ay, kayong nang sa showtime, diba? Sa showtime. Parang, so good luck dyan. Good luck. Ayun, well, ang saya na usapan. Fairness naman. Pero eto na, for more usapang breakups and love stories, making hangout na with us dito sa Suyi. And don't forget to follow and subscribe to our official media pages na at it's showtime na dahil we share this especially for you. Shoutout kay Antonio!